Paano po nakarating po sa inyo yung balita? Tinawag sa akin mga bandang alasing ko na sabi sa akin, Win, wala na si ano, Jerry. Kapatid natin, wala na yung kapatid natin. Sabi ko, bakit? Binaril daw. Saan banda sabi ko yan? Sabi sa Pasay daw. Yan. Puntahan daw dun sa ganitong ospital, dun daw dinala. Sobrang awa, sabi ko. Sa isip ko, sana nasa tabi mo ako nung nangyari. Pero yung ganun sabi ko, sana tulungan kita kahit man lang sandali, ganun. Kaso wala kami. Bilang kuya po niya, gano'n po kasakit yan? Sobrang sakit, sir, kasi mawalan ka ng kapatid niyo sa ganung paraan. Parang inisip ko, ang laki ng parang hindi katanggap-tanggap. Ano yung ugali po niya sa pagkakakilala niyo po dito sa kay Ma'am Erica? Tahimik lang siya. Parang yung may katigasan rin siya ng ulo minsan. Yung, kasi nga dala ng pagkabata. Mga 16 years old ngayon, parang nag-asawa na siya. Doon pong mga panahon na yun po, sir, ano po yung naalala niyo yung mga naging trabaho po ni ate? Ayun lang, nasabi sa akin na nasa bakery, minsan janitress, ilan yung pagkano. Yun ang sinasabi sa akin ng magulang ko. Noong panahon na nalaman nyo na po na siya ay isa pong sex worker, ano po yung naging reaction po dito? Kaya nagtataka sa kami, paano siya naging gano'n na, sino nag-influensya sa kanya? Yun ang hindi na malaking tanong sa isipan namin, magkakapatid. Kung nakikinig po ngayon yung suspect po natin na at large pa po ngayon, ano pong gusto niyo sabihin sa kanya? Sana sumuko na siya para maliwanagan kung ano ba talaga yung kasalanan ng kapatid namin. Kaming magkakapatid, hindi naman talaga totally galit talaga na sana makulong ka, hindi. Gusto lang namin malaman talaga kung bakit nagawa niya sa kapatid namin kung may nagawang kasalanan.